Ngayon ay magre-review ako ng pelikula. Ito ay may pamagat na platform na ipinalabas noong 2019. Ito ay tungkol sa isang bilangguan na nahahati sa mga palapag. Ngunit walang nakakaalam kung ilang palapag meron ito. Parang wala itong katapusan. Bawat palapag ay may dalawang preso at ang pangunahing aktor ay nagngangalang Goren. Siya'y kusang nagpakulong upang magbagong buhay. At siya'y inilagay sa 48 palapag. Sa palapag na iyon ay mayroon siyang kasama. Isang matandang lalaki na matagal na sa bilangguan. Ipinaliwanag ng matanda kay Goren ang kalakaran sa bilangguan. Pagkatapos ay bigla itong lumuhod habang may bumababa na isang platform ng mga pagkain. Kumain ang matanda na parang wala ng bukas pero napansin ni Goren na ang mga pagkain ay tira-tira lamang. Kung 47 palapag ang nasa taas, ang pagkain nila ay tira-tira lamang ng 74 na tao sa itaas. Pinayuhan si Goren ng matanda na kumain dahil isang beses lamang ito sa isang araw. Kumuha si Goren ng peras at ibinulsa ito. Pagkatapos ay bumaba na ang platform sa kasunod na palapag. Matapos ubusin ng matanda ang alak ay itinapon niya ito pababa sa baydura. Nagtanong si Goren, bakit mo yun ginawa? Sumagot ang matanda, bakit hindi, wala naman silang magagawa. Biglang nakaramdam si Goren ng init. Ipinaliwanag ng matanda na kapag nagtabi ka ng pagkain na galing sa platform, ang temperatura ng palapag ay tataas ng tataas. Hanggang sa mamatay silang dalawa. At dahil dun kinailangan ni Goren na itapon ang peras. At nung gabing yun, nakarinig si Goren ng malakas na echo. Ang platform ay mabilis na umaakyat pataas. Sumunod na araw, ang matanda ay kumain ulit ng parang walang bukas. Habang si Goren ay nakatingin lang sa tira-tira, nagtanong siya sa matanda kung ilang palapag meron ang bilangguan. Sabi ng matanda ay hindi niya alam dahil 132 lamang ang inabot niya. Tanong muli si Goren, gaano karaming pagkain ang natitira doon? Sagot ng matanda, wala nang natitira. Dahil walang pakialam ang mga tao na nasa itaas. Kung araw na iyon ang platform ng pagkain ay may kasamang babae sa ibabaw. Sinubukan ni Goren na kausapin ang babae pero hindi ito sumagot. Sinabi ng matanda na ang babaeng iyon ay bumababa kada buwan para makita ang kanyang anak. Pagkatapos ay bigla nang bumaba ang platform sa sunod na palapag. Noong nakita ng mga tao sa ibaba ang babae, sinubukan ng mga lalaki na gahasain ito. Gustong tumulong ni Goren ngunit kada palapag ay mayroong 6 na metrong pagitan. Kaya hindi niya sinubukan tumalon. Ang pag-aalala ni Goren ay napalitan ng pagkamangha. Dahil narinig niya na mga lalaki na ang sumisigaw. At bumalik ang babae sa platform na parang walang nangyari. Hawak nito ay isang kutsilyo na may dugo. Siya ay isa palang mamamatay tao. Dumating ang mga sumunod na araw, nag-umpisa na kumain si Goren mula sa mga tira-tira. Isang gabi, sinabi ng matanda sa kanya, "Kaibigan, magdasal tayo para bukas. Naaamoy ko ang pampatulog na gas. Bukas magigising tayo sa ibang palapag. Pumasa tayo na hindi tayo mapupunta sa ibaba." Nagising si Goren nang nakagapos. At nakita niya ang matanda na may hawak na kutsilyo. Siya ang nagtali kay Goren. Humingi ng pasensya ang matanda sa kanya. Dahil ang palapag na kinalalagyan nila ay ang hindi inaasahan, sila ay nasa 171. Malamang kung sila ay nasa ganito kababang palapag ay paniguradong wala nang matitirang pagkain. Kung gusto mo mabuhay, kailangan mo kumain ng ibang tao o ikaw ang makakain. Karinig sila ng sigaw mula sa itaas. Ito ay galing sa mga taong nagpapakamatay na lang. Dumating ang platform sa palapag nila nang walang pagkain na natira. Kung titignan ang mga plato, ito ay malinis. Sinabi ng matanda kay Goren na maghihintay siya ng 8 araw. Matapos ang 8 araw ay hihiwain niya si Goren ng pira-piraso. Mabilis na lumipas ang mga araw pero para kay Goren ito ay mabagal na pagpapahirap. Sumisigaw siya at humihingi ng tulong pero walang dumarating. Dumating ang 8 araw, inumpisahan na ng matanda ang paghiwa kay Goren. Hanggang sa nakita niya ang babaeng mamamatay na bumababa kasama ng platform. Hinampas ng babae ang matanda para mawala ng malay. Pagkatanggal ni Goren ng gapos, nakita niya ang babae na kinakain ang matanda. Pagkatapos ay bumaba ito kasama ang platform. Umipas ang ilang araw, hindi na makayanin ni Goren ang gutom. Lumapit siya sa bangkay ng matanda at kinain ang mga uuod sa bangkay nito, hanggang sa nagising siya kinabukasan. Nakita niya na nailipat siya sa 33 palapag. Napansin niya din na napalitan na ang kasama niya, isang babae na may hawak na aso. Isa siyang dating trabahador ng bilangguan na kanilang kinaroroonan, sinabi niya na ang kulungan nito ay may 200 palapag. At sinabi pa niya na naghahanda sila ng sapat na pagkain para sa lahat. Pero kapag yung mga tao sa itaas na palapag ay kumain ng sobra, ang magdurusa ay ang mga nasa ibabang palapag. Ang babae ay nagpakita ng disiplina sa pagkuha niya ng pagkain. At hindi kinakalimutang bilinan ang mga tao sa baba na iikontrol ang pagkuha pero hindi nakikinig ang mga ito. Dahil hindi na rin matiis ni Goren ang sitwasyon, nagsalita na rin siya. Na kapag hindi niyo binawasan ang pagkonsumo ng pagkain, dudumihan at ihian ko ang mga pagkain. Makalipas ang ilang araw, bumaba na ang pagkain gaya ng dati. Kasama ng mga pagkain ay ang mamamaatay na tila walang malay.
Sumapit ang madaling araw, nagising siya sa ingay. Nakita niya na ang dalawang babae ay nag-aaway. Nakita niya na kinatay pala ng babae ang aso ni Imogiri para kainin. Kinabukasan ay kinuwento niya kay Goram bakit siya nasa loob ng bilangguan. Siya pala ay mayroong sakit na hindi na kayang gamutin. Kaya siya nasa kulungan ay gusto niyang mapabuti ang sitwasyon sa loob. Sumunod na araw, nagising si Goram sa 202 palapag. At isang nakakagulat na pangyayari ang nakita niya. Si Imogiri ay nagbigti sa kawalan ng pag-asa sa sitwasyon. Tumingin si Goram sa ibaba, ngunit wala pa rin siyang nakikitang katapusan. Napagtanto niya na mali si Imogiri. Itong bilangguan na ito ay hindi natatapos sa 200 palapag. Si Goram ay halos mabaliw na sa takot at pag-aalala. Nabuhay siya ng ilang araw sa pamamagitan ng papel. Ngunit dahil sa gutom, napilitan siyang kainin ang bangkay ni Imogiri. Dumating ang araw ng paglipat ng palapag. Nakita ni Goram na siya ay nasa 6 na palapag. Ang kanyang bagong kasama ay isang lalaki na may lubid. Kinakausap niya ang mga tao sa itaas na hawakan ng lubid para siya ay makaakyat. Pumayag naman ang mga ito. Pero nung malapit na siya sa 5 palapag, inilaglag ng mga tao sa taas ang lubid kasama ang lalaki. Mabuti na lang nakaabang si Goram at nahila siya nito. Ilang sandali lang ang nakalipas, dumating ang pagkain. Ang mga pagkain ay parang hindi nagalaw, parang walang kumuha o kumurot man lamang. Kumain sila saglit at pagkatapos ay bumaba na ang platform. Nakita ni Goram na mga tao sa 7 palapag ang nag-umpisang sirain ito. Nakaisip siya ng plano na makakapagbago ng sitwasyon sa bilangguan. Sinabi niya sa bagong niyang kaibigan na bababa sila at kokontrolin nila ang pagkain sa bawat palapag at susubukan nilang hatiin ito ng patas. Pumayag ang kanyang kaibigan, naghanda sila ng kanilang mga armas at nag-umpisa. Sa unang 50 palapag ay hindi sila nagbigay ng pagkain. Habang bumababa ang palapag ay tumataas naman ang tensyon. Dumating sa puntong kailangan nila gumamit ng dahas. Simula 51 palapag ay nag-umpisa na sila magbigay ng mga pagkain. At sa kanilang pagbaba ay nakakita sila ng maraming bangkay na parabang dinaanan ng babaeng mamamaatay. Nang makita nila ang babae, ito ay walang laban sa dalawang lalaki. Kaya agad silang tumulong, ngunit nabigo silang iligtas ito. Silang dalawa ay nanalo pero nagtamo ng pinsala. Sa kabila ng kanilang malubhang kalagayan ay nagpatuloy sila. Pababa ng pababa at pabrutal ng pabrutal ang nangyayari. Kahit na sumubok sila na hatiin ang pagkain ng patas, ang tanging natira na lamang ay isang jelly. Hindi nila namalayan, umabot na pala sila sa 333 palapag. At dito ay nakakita sila ng isang bata. Ito pala ang anak ng babaeng mamamaatay. Nadiskubre din nila na nasa dulo na sila ng bilangguan. Dahil wala ng tao sa sumunod na palapag, kanilang pinakain ng jelly sa bata dahil napansin nila na nanghihina na ito sa gutom. Hindi nagtagal ay namatay na ang kaibigan ni Goram dahil sa pagkaubos ng dugo. Sa pelikulang ito, ang bilangguan ay nahahati sa mga palapag. Ito ay nagre-representa ng division ng lipunan. Ang mga nasa itaas ay ang mga mayayaman na hindi problema ang kakainin. Habang ang mga nasa ibaba ay ang mga mahihirap na walang magagawa kundi paglabanan ang tira-tira ng mayayaman, na nagre-resulta sa pag-iiba ng ugali ng tao para makaraos. Kikita natin dito na ang natural na pag-uugali ng tao ay sakim. Pwede natin sabihan ang iba na magsakripisyo para sa iba, pero hindi lahat ay susunod at sasang-ayon. Sa pagtatapos, inilagay ni Goram ang batang babae sa platform. At hinayaan niya itong maisama sa pag-akyat para patunayan sa mga tao sa taas na gaano man kasama ang mundo o ang mga tao ay mayroon pa ring mga taong iniisip ang kapakanan ng iba. At hindi puro sarili lamang.